Eh, kayo daw inimbita, pero hindi kayo dumating. Never po kami nakatanggap ng kahit anong imbitasyon mula sa DNR para sa Project Transform na ito, no? Nakakapagtaka na mayroong ganitong claim, pero sa totoo lang hindi rin very surprising dahil may pattern sila of doing this for every sinasabi nilang multi-stakeholder group na may kinalaman doon sa lugar. Hindi lamang dito sa Project Transform, pero para sa PP1636 National Park, sa Upper Marikina, pati dito sa recently na binuhay nilang muling MRMC Council raw, na hindi rin kami bahagi kumpara doon sa sinasabi nila. Oh, ay sabi ni Senator Villar, ang masungi representative ay inimbita, pero hindi raw kayo dumating sa naturang naturang hearing. Wala po yung katotohanan at hihintayin namin kung anong dokumento ang ire-reproduce nila para magrepresenta nito. Sana i-verify ni Senator Cynthia Villar kung sino nagpapasa ng mga maling impormasyon na to, no? Oo. Pero masakit dito, sabi ni Senator Tulpo, Rapi Tulpo, ang nandun sa naturang hearing, ang inimbitahan ay mga nagkakwari sa masungi. Eto, nagkakwari pala dyan, si Angelita Iñiguez Lee, na may-ari ng Quarry Rock Incorporated at Rapid City Corporation. Oh, yan ang nagkakwari ng mga bato. Di ba yung Marikina Watershed niya, masungi, ay bato, hindi basta putik ho yan. At si Estelie Marie Rebancos, ha? Estelie, hindi Estela. Ha? Estelle Marie Rebancos ay officer naman ng Montalban Aggregates Producers Association. Association na ito. Tama ba? Tama ba ito bang mga aggregates diyan? Mga nag quarry? Hindi po ako ganun kapamilyar doon sa Montalban side, pero tama po yung mga pangalan ng mga quarry operators na inyong nabanggit. Sila rin po yung mga na pagsamasamahan nating napatigil, no, noong 2021 na may interest na mag-level down ng mga 1,000 hektarya nitong watershed na alam natin at alam ng mga economists na napakahalagang maprotektahan para sa mga nangyayaring pagbaha sa baba ng watershed area na to, no? Kaya nakakapagtaka na napaka-aggressive na malagay dito sa Project Transform na sinasabi ni Secretary Yulo na papalit raw sa amin pag kami ay pinatanggal na. At na yung composition nito, ang kasama ay mga quarry na may interest sa lugar na to, no? Na black and white, illegal ang interest sa lugar na to dahil hindi dapat pinapayagan yung mga ganitong interest. Oo. Para bakang pinagbibintangan pa kayo na siyang sumisira ng masungi, di ba? Yung housing project daw ninyo. Yun nga po yung nakakalungkot doon, napaka-glaring ng double standard kasi mahigit 20 taon na namin pinapangalagaan yung lugar. Kami pa yung nagsisiwalat ng mga maling bagay, mga maling aktibidad na nangyayari dito. Dapat katambal naman yung DNR pagdating sa mga So mula noon, nang huli ka naming ma-interview, ay patuloy pa rin ba ang pagkasira ng masungi? Ayan, no, sayang. Ngayon, dinidepensahan natin ang masungi. Unfortunately, from the main threat of the cancellation of the project, no, from DNR. And siguro ang maganda nga pong tanungin natin ay bakit nga, para kanino nila to ginagawa, no? Yung pagsisinungaling na ginagawa sa para sa publiko at sa mga government offices and agencies ng DNR, who are they doing this for? Yung query ma-highlight ko, bagamat napatigil natin at napakansela yung agreement sa mga quarries na to, base sa isang dokumentong pinasa nila sa MGD, sinasabi nila na meron raw silang private rights doon sa lupain. Ibig sabihin, hindi nawawala yung interest nila sa lugar. Ngayon, tinatanong natin, ano ba yung legalidad ng interest na to? At yan yung hindi pa tayo nababalikan ng Naku, ahensya. Naku, ay buti pala, nandiyan kayo. Kung wala kayo, di baka, ano na ito, plato na yung, wala na yung bundok, wala na yung dulo. Tama, no? Mahalaga na meron tayong boots on the ground na talagang para sa konserbasyon. Kasi kapag pumasok yung mga ganitong aktibidad, kasama yung mga traktor nila, ang bilis ng sira. Siyempre. Hindi pa napagdedesisyonan ng DNR anong gagawin. Siguro wala na yung ano, isang buong bundok sa lugar, no? Kaya hindi lang yung masungi yung mahalaga, mahalaga rin yung role ng mga iba't ibang environment defenders. Correct. Oo, hindi lang kayo. May mga equipment pa ba dyan na gumagana?
meron ba silang outpost? Outpost. Sa tapat ng, oo, ng aming proyekto. Sa may mga roadside lang, madaling ma-access. Oo. May pulis pa ba na nabagbabantay? Salamat kay Secretary Abalos. Meron naman pong mga pulis na nagbabantay. Nitong huli, nawala na po ulit. No? Hindi, tignan natin at sana mabalik. Siguro kasi nakapag-resign si Secretary Abalos. Secretary Remulyan na dapat. Hindi na makalimutan. Oo, Secretary Remulyan na dapat ang ating pakiusapan na bantayan ang naturang Masungi Reserve. Ay, ang nakakakam dito, buti nandun si Senator Rapi Tulpo. Ang napansin niya, ay wala kayo, pero nandun yung dalawang individual na sinasabing mga nagkakwari sa naturang Masungi Reserve. Yun ang napansin niya. Salamat nga po kami. Oo. Okay, sige, follow up ulit kami ha. Pag shout out ka lang sa amin pag medyo sinisimula na naman si Ryan. Salamat po kabayan. Siguro, ma-reiterate lang natin. No? Hintayin na rin natin kung anong magiging action ng DNR. Antabayanan natin yan if they will hold their ranks accountable for these repeated, deliberate attempt to mislead everyone. Oo. At kung tignan din natin kung talagang makakabisita pa si Secretary Yulo sa site. Kasi samot-sari yung disinformasyon. Nasa likod lang kami ng Metro Manila. Isang oras lang ang layo. As an update, hindi pa siya nakakarating. No? Hindi pa? Hindi pa nararating ni Secretary Yulo ang Masungi Reserve? Hindi pa po. Hindi pa po siya nakapunta. Sana makapunta siya para maintindihan niya kung ano yung pinaglalaban namin. So ang mga sinasabi niya ay galing lang sa mga report na natatanggap niya mula sa mga tauhan niya na hindi rin naman pwedeng pagkatiwalaan kaagad. At alam naman natin kung bakit hindi. Ito na yung isang halimbawa dyan. No? Kaya sana he takes on the reins considering what's been happening recently. At talagang solusyonan na to, no? Kasi the double standards are very disruptive na. Okay. So malinaw dyan, hindi kayo inimbitahan, kaya wala kayo dun. Tama po. Hindi po kami inimbitahan. Mapapansin din natin to na pattern, kahit tahimik sila nitong huli, meron silang pattern of coming together with different coalitions and then issuing statements against Masungi without us having the avenue to speak. No, and clarify the information they are feeding. Meron pa pong nakabanggit sa amin na nagtanong raw yung isang NGO, ang sabi raw sa kanila, ayaw na nila pumunta. Kaya hindi namin sila inibitahan. No? Naghamon pa nga si, naghamon sa Senator Rapi Tulpo na magpa-lie detector Tesla ni Senator Cynthia Villar. Ay mukhang, siyempre, pinagtatanggol lang ni Senator Cynthia Villar yung, tawag dito, yung DNR, yung kanilang sa nagtanggol sa Senado. So, talaga ay pagtatanggol niya. Pero, siguro ang impormasyon sinabi sa kanya, hindi po, inimbitahan namin, hindi lang dumating. Yun ang sinasabi niya ngayon. Galing din sa impormasyon na nakuha niya sa mga taong siguro ng DNR. Dahil siya ang nagdi-depend ng budget ng DNR. Yun. Tama ho. Sana yun nga, we hold them accountable, no? Kasi hindi naman tama na paulit-ulit na lang nagpapasa ng maling impormasyon, no? Hindi ito yung first, hindi lang yung mga coalitions yung mga naobserbahan natin. Kung babalikan natin, merong pagkakataon na yung land grabber tinawag ng DNR na atalir ng kotse, no? Na na-debunk naman. Meron ding pagkakataon na kinailangan ng checkpoint dahil may violence doon sa protected area. Tapos ang nalilay naman ng lower offices sa checkpoint ay mga katiwala ng land grabber. No? Ano ba yan? Kaya litaw na litaw. Documented discussions kasama ang nasubaybayan rin ng media na merong deliberate attempt to protect certain interests sa lugar na to. Na pagdakpan. Ang mga nangyayari hindi dapat pinagtatakpan dahil black and white ang batas sa mga grupong ganito. Nakausap na ba ninyo si Secretary Yulo simula pa noong April 2024, ganon? Kahit kailan po, hindi pa po namin nakakausap si Secretary Yulo. Sa totoo lang, nakakapangamba no, na ganito ang kanyang treatment considering ng lahat ng napag-usapan na tungkol sa Masungi. Sana mag-iba kasi yung kabila, kinakausap naman niya eh. Kinakausap niya naman yung mga quarry kasama pa sa Project Transform. Kasi sa nakausap namin siya noong April 12, 2024, si Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga.
Eh sabi niya, nung pumasok daw siya sa DNR, may mga rekomendasyon na para kansilahin yung agreement sa Masungi Geo-Reserve. Tama ba yun? Kahit mayroon ng ganun, na siya na po ang nasa posisyon ngayon. Eh, kaya sa nga eh. Gagawin natin, huwag siya magturo. Ano? Oo, huwag siya magturo. Oo. Siya na ngayon eh. Ngayon, sa totoo lang, kung babalikan natin yung history ng cancellation na yan, talagang merong magtatawag kasi meron kaming checks and balance na pinuperform on the ground, no? Yeah. Pero at least yung mga huling ahensya ng iba yung administrasyon, naiintindihan yung role ng NGO sector on the field na dapat ngang paramihin pa dahil sa mga ganitong kawalan ng appropriate na impormasyon. Ngayon, si Secretary Jim Sampulna, yung nag-transition mula kay Secretary Simato at kay Secretary Yulo, muntik pa ngang hindi namin makausap at nabibigyan din ng maling impormasyon. Sabi, wala raw kaming agreement. No? Sobrang nakakatawa. pero at least kinausap niya kami, kaya na-reconcile at kahit paano, nagkaroon ng maayos na track forward. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!